itong kuya po namin, El Destia, si Dennis Vincent Salameda po. Apo. Ate, siyempre no, habang gagawa tayo ng paraan para makontakt natin yung kapatid ninyo, taga saan kayo rito sa Tacloban at ano ba yung nangyari sa inyo rito? Taga VNG po kami, VNG Subdivision po. Apo, nung nangyari po yung bagyo, ano pong nangyari dun sa lugar ninyo? Yung bahay po namin, yung bubong, nawala. Nawarahiya, as in, lumupad. An amon na laway nga mabuhi kami, aamon CR. Kaya naamon CR, an iya atop is simento. Kaya po, bakit po gusto nyo nang umalis dito sa Tacloban? Hindi na talaga safe. Wala. Yung mga bata namin, walang milk. Wala ng milk, wala ng diaper, wala na kaming food. Tsaka, wala din naman kaming proper shelter dito. Yung mga bahay namin, as in, wala na. Wala ng bubong, yung ganun. Kumusta yung lugar ninyo? Maayos pa ba? May order pa ba? Yung tinitirhan namin, yung mga homeowner, naggawa sila ng sarili bang parang nagbabantay sila kaya hindi na nga safe, kaya nagkakaubusan na kasi, nagnanakawan na ng pagkain. Tapos parang nagpapatayan na parang survival na talaga. Sige, ate, manawagan kayo ngayon, ano, maaring nanonood ang kapatid ninyo si Dennis na nasa Commonwealth siya, no? Sa Kel City. Isama, iupod na laliwat na amon ang amon manghod nga at tuha Saudiya na para dirhiya mag-alala. Opo. So, kausapin nyo po yung kapatid ninyo. Maari pong nandiyan siya. Nandiyan po yung camera natin. Manawagan po kayo. Densyo, diri kami talaga okay. Pero it po Allah, it pasalamat la namon, buhi kami. It giwan, wari kami access. Diri kami maaram. Isolated pati yung mga military. Waray hira, diri hira nakakano. It amon la. Makakada kami kahit amon mga baby, waray nagatas. Okay lang kami punta, bisan one day one, it la kami didi. It kabataan, diri na ilob. Nagpapatayan na aton lugar dito VLG. Nagkakawatan na hinanohin pagkaon. Panawagan mo sa kapatid mo o sa mga kamag-anak mo? Kuya, okay kami lahat, pero kailangan talaga namin makaligas dito. Hindi talaga safe. Naririnig namin mula sa bahay, naririnig namin yung mga barilan sa neighborhood namin. So, nga no, Rhea, kung nakikinig yung kapatid nila, Dennis Salameda. Oo, tsaka si Alexander Salameda po. Narito yung kanyang mga kapatid at gustong-gusto nilang makausap siya dahil gusto na nilang umalis sa lugar na ito. So, salamat po ate at kapag nagkaroon po ng pagkakataon, ipapaalam po namin kaagad na nakontak na po namin yung kapatid ninyo. Salamat din po. Sundan naman po natin sina ate, ano po ang buong pangalan ninyo? Ako po si Arlene Espinoso. Kasama ko po yung mother ko, Geneva Espinoso. Sino po yung gusto nyo makausap? Yung brother ko po, si RG Espinoso sa Manila. Tsaka gusto ko pong sabihin sa kapatid namin, si Catherine Espinoso Babo, nasa Qatar. Sa Qatar. Oo, nandito kami sa airport sa Tacloban. Naghihintay kami na makasakay ng C1 para Manila. Pupunta kami sa bahay nila, RG, nandito kami ngayon. Hindi namin kasama si Dennis Dibaira, si Christian Dave Dibaira. Nandun sila sa Palo. Hindi namin alam ang sitwasyon, pero okay na. Nagkita kami nung una, pumunta sila sa bahay the other day. Pero bumalik din sila sa Palo Leyte. Tapos, ang kasama lang namin si yung misis niya, si Rosette Espinoso Dibaira, si Crisia Don Espinoso Dibaira, kasi kapasid ko yun. Tapos yung mga Salameda family. Si Mami. Mami, ano pong ang panawagan ninyo so, sa mga kamag-anakan po ninyo sa Maynila man po o kasama pong lugar? Manawagan. Sige po. Manawagan ako kan RG.
and RG Espinoso. Kausapin niyo po siya, random po siya. Nandito kami ngayon sa airport, ano, nakahintay. Naghintay makasakay kami ng C-130 para Manila. Oo. Sana ano, susunduin ninyo kami. Susunduin kami. At saka, pwede manawagan sa Qatar? Qatar? Opo. Si Cathy mo. Manawagan ako kang anak ko sa Catherine Babon. Babon. Na nasa Qatar siya. Manawagan ako sa kanya na kami nandito ngayon sa airport. Naghintay kami makasakay ng C-130 para Manila. Kati, please, pakitext kay RG. Kumusta po ang kalagayan ninyo doon sa lugar na iniwan ninyo? Mahirap. Nakakatakot doon. Ano po ang kinatatakot ninyo doon? Sinusunod ang bahay. May crime. Sinusunod ang bahay, mga tao nga ano. Kaya natatakot na po kayo. Ate, doon po sa lugar ninyo, nung bumagyo po, paano po kayo nakaligtas doon? Kasi yung bahay namin napapalibutan ng kahoy. Pero luckily, sinave kami yung mga kahoy na punta sa kalsada, sa yung front namin ng kahoy sa kalsada, yung sa likod sa kalsada, yung sa harap hindi pumunta sa amin. So thanks God, yung bahay namin actually hindi siya nasira. May mga tulo-tulo lang. Pero nasave talaga kami dahil sa mga punong kahoy na malalaki. Sila ang inano ng hangin, hindi kami. Tapos Kati, sabi nila sa Burungan daw hindi daw sila masyadong apektado. So, wag lang kayong mag-alala kahit hindi na wala kaming news sa kanila, pero sa bandang Samar doon okay naman sila. Wag kayong mag-alala ha. Si Carol sa Facebook okay sila. Tapos sa Palo, naghintay lang din sila ng ano, tulong ng gobyerno. Maraming salamat sa GMA. God bless po. Sige po, Ate. Salamat po. Dito lang muna po tayo sa tabi at hintayin po natin na makontak po yung mga kamag-anak po ninyo. Ipapabatid po namin kayo. Si Dennis. Nandiyan na si Dennis. Ito po, yung mga Dennis, narito yung mga kapatid mo, no? Yung kapatid ninyo, maraming nyo siya kausapin ngayon. Kausapin nyo na po siya. Si Kuya, hey Grace, ang gadi ni... nagpapasabot lang kami ha iyo. Ate, dyan na kayo. Sinukontak. Didiktahan niyo ako sa likod. Pwede akong diktahan sa likod. Tapos, nawawala yung override. Ang hina nung naririnig ko, Tol. Lakasan mo na lang. Kasi wala naman akong iniisip na ano eh. Hanggang saan ang inabot nung naka-airy tayo? Ito. Sino kayo nang kakausapin natin? Si Dennis? Hanap pa kayo ng ano, mananawagan. Diyan, pila ka lang diyan. Susunod ka kayo doon sa naka-green. Na-contact na yung kamag-anak niya? Ano pangalan ng kamag-anak mo? Marilu Bon po. Sinong na-contact? Mananawagan na muna. Ate, diyan lang kayo ha. Michelle, no? Sige. Okay lang, wala na ako override? Recording na. Sige po. Ma'am, buong pangalan po natin? Michelle Bon po. Michelle, sino yung gusto mo makausap?
Yung mama ko po sana at saka yung papa ko. Mm-hmm. Nasaan sila ngayon? Nasa Coron, Palawan po kasi nasalanta din po sila ng bagyo. Bali, wala na rin daw po kaming bahay doon. Mm-hmm. So dito din po, wala na rin po kaming bahay dito kaya po punta na lang po muna kami ng Cebu or Manila. Mm-hmm. Sige, kung nakikinig sila o nanonood ang mga mag-anak mo, manawagan ka na ngayon. Ma, okay lang po kami dito. Huwag na po kayo mag-alala. Sana po okay lang din po kayo. At saka po kay Ate Bijoy Talde na okay na rin po kami. Huwag na po kayo masyadong mag-alala. Yun lang po. Mm-hmm. Kumusta naman dun sa lugar na iniwan nyo? Hindi ba magulo? Magulo po. Kaya nga po aalis na lang po kami. Noong mm-hmm. time pa naman po noon na bumagyo, nasa hospital po kami. Kaya muntik na po kami ma-disgrasya. Kasi po muntik na po kami ma-anuhan ng salamin na basag. Sige, Michelle, salamat ha. Mag-iingat ka at sana makaalis na nga rin kayo dito sa lugar na ito. Opo, thank you po. Yung gusto mag-charge, pwede dyan. Tara, ate. Kuya. Kuya, ano? Rolling na. Kuya, ano po? Sa akin muna po kayo tingin. Ano po po pangalan niyo? Si John Chris Zamora. John Chris, Tacloban. Dito sa city. Oh. Kumusta kayo nung bumagyo? Eh, maraming pinsala, maraming patay, gutom. Kailangan namin ng tubig, medisina, pagkain. Hmm. Kasi marami na yung sugat namin. Oh, nabagsakan kayo. Oh. So ngayon, sinong gusto mo makausap? Sa Bicol. Sino? Si Shinet Pipito. Kaano-ano mo ito? Kamag-anak namin. Tinawagan namin kagabi, hindi namin na-contact kasi walang signal kagabi. Ngayon, kung makakausap mo siya, ito ang camera, pwede ka naman nawagan. Okay lang naman kami dito, buhay. Problema lang, pagkain, tubig, mamamatay kami sa gutom. Nabuhay kami sa Yolanda pero sa gutom kami naman mamamatay. At nananawagan ako kay Mr. President na tutukan itong Tacloban na sumuporta kayo. Grabing pinsalang dinulot ng Yolanda. Nanawagan ka kay Presidente. Kayo ba ay narating na ng tulong? Wala, anong araw na wala kaming narating na tulong kahit isang dilata. Anong, kasi pumunta kami dito, humihingi kami, ginugutom, hindi binibigyan. Anong problema, anong klaseng gobyerno ba? Yung iniintindi nila, pork barrel, gamitin yung pork barrel dito. Yan yung mga tao doon, hindi kasi kasi yung relief good, nandun sa City Hall. Paano yung mga, may mga sugat, hindi makapunta. Yan yung problema dapat. May mga sundalo naman tayo dito, pinapasok nilang Buro Barangay. At yung problema namin din, yung mga bahay namin, ninanakawan. Kagabi, may pinatay na, kasi ninakawan. Nagpuputukan. Yan yung problema din namin kasi yung sundalo, nag-operation lang sila sa highway. Hindi sila pumunta sa mga Buro Barangay. Kagabi, may pinatay na doon na magnanakaw. Dahil nanluloob siya. Oo, nanluloob. Doon kami na umoblema. Sige po. Ang kaligtasan po namin dito. Maraming salamat po. O, huling pananalita po niyo sa inyong kamag-anak. Sa aking mga kamag-anak, baka kung mga makaipon kami ng, kung maka sakay kami ng C-130, uwi kami sa Bicol. Yun lang. Salamat po, kuya. Okay po. Pwede na, magsasalita. Teka lang, sabi mo kung pangalan mo. Ito sabi mo. Kung pangalan, kung pangalan, address, taga saan ka, sinong kakausapin mo, sa mensahe mo. Okay na? Sige po. Kita ako si Israel Claridad, taga Barangay 85, San Jose. Gusto ko lang ipaalam sa kapatid ko sa Texas na okay kami dito ng kapatid ko, lahat kami makaligtas. Na-survive din kami, nandoon kami sa babaw ng Bubong at saka yung mga asawa ko sa Guimaras. Yan, gusto ko malaman nila na wala naman nangyari sa amin dito. Makaligtas din kami sa ano. At saka yung mga anak ni Isabel Sinining, huwag siyang mag-alala. Okay naman yung sila dito, pati na rin si sila Uncle Arturo, okay naman. Ah,
Yun lang, gusto ko lang malaman nila na okay na okay kami dito. Sige, salamat. Kuya. Ito na, pwede ka na. Sabihin niyo po buong pangalan po ninyo, tirahan, address, saka kung sino po yung gusto niyo makausap at mensahe po niya. Ayun po yung camera. Ako po si Sunny Pires sa Tacloban sa Kaybaan. Nanawagan ako sa kamag-anak ko sa Muntinlupa, sila Alili or ano, o kayong mag-alala. Okay naman kami dito, kaya lang yung bahay na ano. Sa mga kapatid ko sa Laguna, sa Maricar, Barcel, si Abby. Okay naman kami sa aking mga pamilya. Nananawagan ako sa inyo, sana matulungan niyo. Wala nang nangyari sa aking bahay. Ngayon mag-alala, okay naman kami. Okay, thanks. Sir. Yes, Mike. Salita ka. Sabihin mo, pangalan mo, address, tirahan, tapos sino gusto mo kausapin, kausapin mo sa camera. Gusto kong kausapin yung auntie ko sa Manila. Ang pangalan mo? Ako po si Terry El Macasa. Terry Macasa po. Anong gusto mo sabihin sa kanya, tita? Ano pangalan ni tita? Ang tita ko ay si Auntie Lydia. Papunta ho kami sa Manila kasi yung bahay ho namin ay sira. Nag-evacuate ho kami doon sa Manila. Yun lang ho. Salamat. Ano pang sabi mo po pangalan mo? Thank you. Yung request lang namin yung mga taga-Tacloban, dagdagan naman ninyo yung flights sa Cebu Pacific para naman ma-accommodate lahat. Kasi mahirap eh. It's really very hard. We have to move out from Tacloban. Si Alice po. May kamag-anak ba kayo na maaring nanonood ngayon sa ibang bansa o sa kung saan man sa Pilipinas? Kausapin niyo po sila. Sa ibang bansa. Hindi ko na maano niyo kung bala. Sino po mga kamag-anak na pupuntahan niyo sa Manila? Hindi sa Manila, sa Cebu. Oh, sige, kausapin niyo po sila. Yung mga relatives po sa Guadalupe. Yung mga ano, alam na nila kasi na-contact namin sila eh. Oo, sige. Thank you very much. Yung importante lang, yung Cebu Pacific, magdagdag sila ng flights kasi maraming gustong umalis ng Tacloban. Okay? Salamat. Thank you very much. Pa okay lang ako, papunta ko ngayon sa diyan sa Manila kung makakasakay kami. Pakisabi nilang kila Tita Lali na puntahan nila ako sa airport ngayon. Hintayin nila ako. Kuya, ate, okay lang kami. Papunta ko ngayon. Kukontakin ko kayo basta nasa Manila na ako. Okay lang kami, huwag kayong mag-alala. Yun lang. Thank you. Thank you. Sige lang. Go. Okay na. Ako po si Pedro Sanap, sa pamilya po Sanap dyan sa Negros at saka sa Iloilo. Buhay ho kami lahat. Huwag kayo mag-alala. Yung Corazon, sa Bulacan. Yung anak mo, buhay. Okay lang siya. Uuwi na kami bukas. Maraming salamat po. Ako po si Crystal Ann May Arfabe, taga Bliss, Kalanipawan, Tacloban City. Nananawagan po ako sa daddy ko sa Jeddah. Daddy, okay lang po kami. Pupunta po kaming Cebu para makontak ka. Kaya wag ka po mag-alala. At wag po kayong uwi dito kasi wala talagang contact dito. Pupunta kaming Cebu. Kontakin ka namin. Yun lang po. Crystal Arfabe po pangalan. Thank you. Saan?
Okay na? Asan kamera dito? Ayan. Nananawagan ako doon sa mga sa anak ko, sa mga kapatid ko na okay kami. Nandito kami, hindi ano, sasakay kami ng C-130 tapos via Cebu. Magpapabok kami sa Cebu. Kaya huwag kayong mag-alala. Salamat po. Mar, marami to, Donnie. Ati Lili, Lindy, Salvation, Tyson. It's Tyson, Black 20, La 32, Pinagsama Village, Taguig City. Yun lang po, salamat po. Balik na lang kayo dito ng mga 9. Sa San Dionisio Lelo, kay Didi, kay Mimi. May Mayo mo kami. Naluwas kami din eh. Hindi lang kami magkablakad din kag sini ni Jelesa sa Iloilo City. Ni Jelesa, dugay-dugay ara na kami din sa Iloilo. Ma-airplane lang kami. Damo nga salamat sa JMA.
ako sinasama sa extra. Yes, Kara and Hawi, nandito ako ngayon sa Tacloban Airport kung saan nga napakarami ng ating mga kababayan. Makikita natin dito sa aking likuran yung ating mga kababayan na nakapila dahil nga sa pagnanais nila na makaalis na dito sa kinaroroonan nila sa Tacloban City dahil nga sa matinding pinsala, maraming ang nawala ng pag-asa at gustong magsimulang muli doon sa ibang mga lugar kagaya sa Maynila, sa Cebu at sa iba pang mga lugar dito sa ating bansa. Sa ngayon ay nagpapatuloy yung clean-up operation ng Bureau of Fire Protection at ng iba pang mga volunteers dito sa paliparan ng Tacloban upang magamit na ito. Mayroon na rin mga special flight ang Cebu Pacific at Philippine Airlines para sa ating mga kababayan na nagnanais na umalis na napakahaba nga ang pila dito sa paliparan ng Tacloban. Ang C-130 rin ay nagsasakay ng ating mga kababayan kaya napakarami rin ng pila doon sa mga kababayan natin na gustong umalis dito sa Tacloban. Samantala, Hawi Kara, napakarami nga ng mga kababayan natin na hindi talaga nakokontak ang kanilang mga kamag-anak o mga mahal sa buhay sa Maynila man o sa amang panig ng mundo. Kaya naman, isa itong nga kakausapin natin si Mary Joy Salameda sa mga mananawagan para sa kanyang kuya na si Dennis na naroroon sa Commonwealth Second City. Mary Joy, maaring naririnig ka ngayon ng iyong kuya Dennis doon sa Commonwealth, ano? At tasubukan natin siyang kontakin. Anong mensahe mo sa kanya? Kuya, okay naman po kaming lahat. Buhay naman kaming lahat. Ang amin lang ay makaalis kaagad kami dito. Di kami pwede magstay dito. Yung mga bata wala ng gatas, wala na kaming kinakain. Tapos hindi na safe sa bahay kasi wala nang roof. Tapos yung mga ibang tao, sinasalakay pa yung BNG. Gustong pag nakawan yung iba, may inostage pa ata. Tapos... Sige, ate, maaaring makontak namin ang iyong kapatid, si Dennis. Maririnig natin ang kanyang tinig, anumang sandali, at makakausap mo siya. Mabahagi mo na sa kanya yung sa loobin, kaugnay nga dun sa nangyari. Yes, Kara? Yan na. Nandiyan. Oo. Kuya! Kuya, okay kaming lahat. Okay lang kami. Kailangan lang talaga namin makaalis dito.
kausapin mo siya. Kuya, huwag kang mag-alala. Okay kaming lahat. Kailangan lang talaga namin makaalis dito. Punta kami lahat dito sa Manila. Kausapin mo sa kanila. Si Ate Mian. Nagpaiwan. Sa sugod na lang ata sila sa maasin. Basta kaming buong pamilya, kuya. Po. Tumingin ka doon. Kuya, yung si Papa, wala pa kaming balita sa Giwan. Pero kaming lahat dito sa Tacloban, okay naman. Kuya, huwag kang mag-alala. Okay kaming lahat, buhay kaming lahat dito sa Tacloban. Okay lang kami, kuya. Kalma ka lang, kuya. Kami, ginagawa namin lahat ng paraan para makasurvive dito. Kuya. Oo, kuya. Isolated pa ang Giwan. Wala, pati mga army tinatanong namin kung may contact na sila. Wala pa rin eh. Kuya, kalma ka lang. Kuya, kalma lang kayo dyan, kuya. O Kara, yun nga ano, talagang si Mary Joy tsaka yung ate niya no, tsaka lahat ng kanilang mga kaanak ay buhay. Ang kailangan nga lamang nila, gustong-gusto nila na makaalis dito para nga makapagsimula na sila ng panibagong buhay doon muna pansamantala sa ibang lugar malayo dito sa kanilang mga pangamba ng nakawan at kung anumang mga karahasan dito nga sa kanilang lungsod sa Tacloban. Maraming salamat sa iyo, Mary Joy. Ano? At nakausap mo na ang iyong kuya. Samantala, Kara. Yes, Kara. Meron po kaming mga pinsan dyan, si Kuya Noello, tsaka si Junjunlo. Kuya, kailangan talaga naming makitira sa inyo. Siguro dyan kami sa inyo, dediretso. Siguro tutulong na lang kami. Basta
Basta makapunta lang kami dyan. Hindi na talaga safe dito. Tapos yung kuya namin sa abroad, yung kapatid namin sa abroad, Kuya Sonder, okay lang kami dito. Pero kailangan lang talaga namin makaalis dito talaga sa Tacloban. Wala nang safety dito. Nagnanakawan ng mga tao. Tapos, wala, minamassacre nila yung pinapuntahan nilang bahay na malalaki. Sa VNG, wala na talagang safety doon. Sige, maraming salamat sa iyo, no? Mary Joy, mabuti at nakausap mo na ang iyong kapatid. Samantala, Kara, may panawagan din dito, no? Si Espinas. Ito, si Manong. Gerardo Villarante po ako. Nananawagan ako sa anak ko na nasa Las Piñas, Almansa, si Lawrence. Lawrence Villarante, na huwag kang mag-alala, okay naman ako dito. Yung bahay nga lang, isang SIM lang ang nasira. Ngayon, yung mga pinsan mo, dito si Nagris at saka si Ate Gis, balak nilang punta Maynila. Nagbabaka sakali makasakay ng eroplano. Sige po. Salamat po, okay. Manong. Okay. Salamat po, mag-ingat po kayo parati. Okay. Kara, dumako naman tayo kay Janet Elnes po. Janet, anong panawagan mo? Sinong gusto mo makausap? Yung pinsan ko po, nananawagan po kami. Kuya Imbet, sana makaalis kami dito, makasakay kami ng C1. Kasi mahirap talaga dito, wala na kaming bahay. Sana anuan mo po kami sa airport, masundo niyo po kami kung sakaling makasakay man kami ng C1 dito. Tulungan sana kami ng Panginoon. Ano plano niyo ngayon talaga makabalis? Sana po makaalis na kami nga dito kasi mahirap po, wala na po makain dito. Walang mga tindahan, lahat wala na po. Nag-aalisan na po mga tao dito sa Tacloban. Yun lang po, salamat po. Sige, Janet, maraming salamat. Doon sa lugar ninyo, ano nangyari doon sa lugar ninyo? Dito sa Tacloban ba yon? Opo, sa Tagiktik, sa Nusi po. Sirang-sira po lahat ng mga bahay. Wala na pong matitiran po doon. Wala pong mga pagkain na nagbibigay po. Janet, mag-iingat ka kung saan ka man pupunta ngayon. Dalangin ko na ang iyong kaligtasan parati. Maraming salamat sa iyo. Thank you po, salamat po. Salamat po sa inyo po, Jimmy. Sige po. Kara, Hawi, dako naman tayo no, sa isa pang panawagan. Ang buong pangalan po ninyo? Ruth Magallanes po. Ate Ruth, sino po ang gusto niyo makausap? Si Douglas Girling po sa UK. Maari pong nanonood po siya ngayon no, dahil nakikita po tayo sa GMA Pinay TV sa buong mundo. Kausapin na po ninyo siya. Han, if you can see this, if you are watching, we are here at the airport. We are trying to get out of Tacloban. We're trying to find the flight, but it's really stampeding and there are so many people right here. Please help us. I know you are trying to contact me, but the signal here is so weak. But we will just be waiting. We are fine. We are all safe. Everybody's alive, but we save nothing but only lives. Thank you. Kumusta po yung lugar ninyo rito sa Tacloban, yung nabaha po at saka nabagyo po? Yung bahay po namin, washed out po talaga. Yung taas po ng tubig, 12 feet po. Bumaba po kami kasi nasira na yung nasa taas, yung taas namin, kaya bumaba po kami. Pagbaba po namin, yun naman po yung rush ng tubig. Akyat po uli kami sa taas. Marami pong mga kapitbahay namin na nag-evacuate din po sa amin dahil akala nila safe na dun sa amin. Pero wash out po talaga pagkatapos. Pero nakaligtas naman po kami. Wala lang talaga po kami naligtas. Wala kahit mga appliances lahat po salamat sira. Po salamat at, po. Maraming pong po salamat. Opo. Kung saan man po kayo pupunta sana ngayon. Sana po makalabas lang po kami. Maraming salamat po. Tulungan po ninyo yung Tacloban. Kawawa naman po yung lugar namin. Salamat po. Ingat po. Sir, mananawagan din po kayo, no? Ang buong pangalan po ninyo? Ako po si Mr. Calvin Iansa. Nananawagan po ako sa pamilya ko sa Cagayan de Oro, Mindanao. Doon po ako sa nangyari yung palakasan ng bagyo. Doon po ako sa Basay, Samar. Nabutan po kami yung natutuluyan kong bahay doon sa pinsan ko kasi nag-iisa lang siya. So, hindi po dito sa Leyte yung ano nyo, sa Samar pa? Samar. And
in seconds na lang, kung hindi kami nakalabas ng bahay, dahil malalakas na yung alon, yung tsunami, awa ng Diyos, naka-escape po kami sa kamatayan. Kaya nananawagan po ako sa wife ko, sa mga kamag-anakan ko, na awa ng Diyos, nandito ako. Taga saan po yung mga kamag-anakan nyo na yan? Nasa Cagayan de Oro sila. Sa Cagayan de Oro rin po lahat. Opo, opo. So, thank you very much. Sa ating pamahalaan po, may panawagan ba kayo na nakita ninyo? Nanawagan lang po ako sa ating presidente, sa mahal na presidente. Sana mapabilis lang po itong kung talagang kuwan na po, chaos na. Wala nang pagkain, wala nang tubig. Talagang mahirap na ang buhay rito sa Tacloban City. Ay, maraming salamat po sa GMA. Sige po. Maraming salamat po. Okay. Sana po, Manong, dalangin po namin na kung saan man po kayo pupunta, lalo na rin po yung mga kamag-anakan nyo, maging ligtas po kayo. Okay. Ingat po kayo, ha? Salamat. Sige po. Kara Hawi, narito naman, ano? Punta kayin nyo naman kami ng eroplano. Ang mga bata nakakahina sa takot. Ako may sakit sa ano, heart. Ayoko na, hindi nakakaya. Opo. Kawawa naman yung mga bata. Nakakahina sa takot yun, oh, yung maliit na bata. Tingnan nyo. Binahay na ang bahay namin. Pinasok sa bubong. Sa bubong ng bahay namin. Umakit yung mga tao. Ma'am, ano po buong pangalan po natin? Lisa Bulma. Taga saan po kayo? Taga Castle City Subdivision. Maraming tao po mapasok doon. Mga, hindi ko alam kung anong mga tao yun. Oo. Pinasok po yung bahay ninyo. Oo, nasa taas ng bubong namin. Sigaw kami ng sigaw. Maraming tao mga tao pa nagaganyanan na. May ano kami doon, may sign kami pag may tao magaganyan. Karatong ng karatong, wala nang natutulog na tao. Tatlong araw na kami walang tulog. May sakit po ako sa heart. Yun lang inaano ko. Kailan po kayo dito sa airport? Ngayon lang po, kasi hindi naman namin kaya na. Hindi na kaya. Hindi na talaga kaya, sir. Sa pamahalaan kay Ginoy Aquino, may panawagan. Tulungan niyo kami. Pangulong ko, Pangulong Aquino, tulungan niyo po. Pasakayan niyo naman kami. Ayoko na. Sige po. Yung lugar po ninyo ngayon, may mga pulis na po bang nandoon ngayon? Meron, pero konti lang. Lagyan nyo naman po ng pulis. Mga pulis, konti lang tao. Wala ng mga pulis doon, konti lang. Panawagan. Salamat po, ma'am. Tulungan nyo po, pasakayin kami. Ipapaabot po natin sa mga kinaukulan na mapaalis po ang lahat po ng mga kababayan natin na nandirito ngayon. Maraming salamat po, ma'am. Mag-iingat po kayo. Thank you po. Sana makasakay kami ngayon. Apo. Pwede nyo ba kami tulungan makasakay? Nanginginig papaabot na po sa namin, papaabot po namin ang inyo pong hinaing. Priority? Papaabot po namin ang hinaing ninyo sa kinaukulan na mas nagdagan pa nga po nila yung flights upang yung special flights po ma-accommodate po kayo. Kawawa, yung mga tao, kawawa. Yung mga apo ko. Sige po. Salamat po, ma'am. Mag-ingat po kayo. Kara, Hawi, mayroon pang isang mananawagan dito. Pong pangalan mo? Ako po si Joel Agustin po. Nananawagan po ko kay Jonas Agustin po na dito ko sa Tacloban ngayon. Nangailangan po ako ng tulong sa iyo pa. At saka si I. Portillo. Kasi kailangan po namin ng pira. Hindi pa ako makatext, walang signal. Si Joey, di ko pa makita. Si Alma, yung anak ko, buhay. Sila, at saka si nanay. Hindi, sa Burao, hindi ko pa mapasok pa. Kailangan namin ng pera pa para makapunta dyan sa Manila. Gustam po ang natin, town. Gustown. Salamat po. Maraming salamat po. Ako po si Ana Francisco. Nananawagan po ako kay Francis. Padalhan po kami ng pamasahe. Uuwi ko na po sa Manila. Yung mga magulang ko po. Salamat po. Kailan po kayong aalis? Yung nanay ko po, yung tatay ko, tsaka yung dalawang kapatid ko, at tsaka yung dalawang pamangkin ko po. Kausapin niyo po yung kamag-anak niya. Tama na po. Sige po. Salamat po. Ma'am, ano po bang pangalan niyo po? Krishna Sumayod po. Yung panawagan niyo po at para kanina po yan? Para po sa mama at papa ko, si Lynn at Chris Sumayod sa sukat. Mapupunta po kami ni Kirby sa Cebu ngayon o kaya bukas. Tapos gagawa na lang kami ng paraan makapunta dyan sa inyo. Sila Lola, okay po sila sa bahay pero malapit na maubos yung supply nila ng pagkain.
Humingi na kami ng tulong doon sa mga kapatid nyo sa Davao. Antayin nyo na lang po kami dyan. Salamat po. Maraming salamat po. So sa ngayon nga, ano, Kara at Hawi ay narinig natin yung napakaraming mga hinaing ng ating mga kababayan dito. Yung iba, gusto na talaga nilang makaalis dito. No? Maraming nga talaga na gusto makaalis dito dahil nga sa hirap ng kanilang nararanasan. So patuloy tayong magbabantay dito sa ating kinaroroonan sa Tacloban City at mag-update kami sa inyo. Balik sa inyo dyan, Kara and Hawi. Ako eh, ay minoriga, uday. Ayaw la kabaraka di diamong kay ligtas kami ng tanan. Adto na la kita ha, anong pagkikirita kay Mapa Manila na la kami kay oray tanaw okyan. Rubang tanan ni Taton Balay. Himuti yo ubo sa niya mga anak. Pati hirang ang mag-asawa. Ayaw la kamo katarantar kay mga buhi man kami. Pati edit si pakisiring nala dito ha. Netherlands. Kung namamati ka man dito si Adem Tatay. Ayaw ka baraka nga di hamon kay mga buhi kami dito. Himti yun lang ang himti hamon na ubos pati ang duhang anak. Kung mahimo ayaw nala kamo pag-uli kay waray na niyo uli ang dito ha. Takloban niya balay. Anatong balay na ruba. Makakasirong pagad pero waray na gamit lagi hapon. Salamat, amo lagi hapon ito. Ako he, binamin dagali taka Tacloban. Meme, kung namamati ka man dida, unag kita ka kung makatu kami yan na ha, Cebu. Ba ayaw pagkadeha Tacloban kawaran na ukyan. Ani mo gipilitean nga amon ukyan. Bare ka sa natop. Atun ra kita magkakuha na ra kun anot imo mapakian na akon kun ano na tabuhan na imo atong mga pamilya. Atun ra kita magsasabot. Salamat. Ako po si Annabel Mina. Taga Paluleiti, para sa aking mga pamilya sa Manila, sa Japan, kay Tita, kay Auntie Aida, save na itong family, ang Pedrosa family, Mina family, ang Sudario family, ayun na kamo kabaraka, Auntie Boas, mauli na kami dadadong kuwera tatay, pati takabugtuan. Damo nga salamat. Okay na. Ako ay Gina Villaleno. Nananawagan ako ito akong kamangkunan ha Manila. Okay kami didi ha Suleman na Paraklet. Itinaaro lang namon nga bulig ha iyo. Tagi kami nga din medisina yung pagkaon kung pwede may makauli ha iyo. Dahi Stephanie yung papapakisiring nila Saudi nga okay kamo didi. Salamat. Nananawagan ako. Ita akong lagi nukon ni Takbayaw. Kay iti yung mga anak, may mga sipong ba o kuhan. Iyan no lalikan tinin. Ita kinukuhan ni Lito Ligada. Family driver ito ya dito Manila. Pero ito yung mga anak, safety kami na tanan. Pati ito yung mga kabayawan, safety. Tapos ngayon, imabirji ngayon. Itatay giyap, okay giyap. Safety giyap kami. Yar no lini taga Santa Fe. Hello, ako po si Ivan Hermio. Panawagan ko po sa kapatid ko si Ellen Grace na huwag po mag-alala. Si Rukas Walti po ang banayon. Panawagan ko lang na pupunta ako dyan. Walang maano dito sa atin. Huwag ka muna umuwi. Walang kang uuwi ang bahay. Kami na lang pupunta dyan para sila mismo gusto kong madala dyan sa Maynila kasi wala makain dito sa amin. Lahat sira, lahat bahay, lahat ng mga pananim, wala kaming ano ngayon. Salamat po. Day, ako yung tatay Ronquillo Vidal. Nananawagan la kayo na kuhaon niyo kami didi kay nagkukuri na kod kami. Runa, Ruina,
Rosita Lisil, nananawagan na kayo. Buligi good kami, kuhaong good kami din iyo. Dayay mo na lang sitners. Ako po si Marlon Pumon, galing po sa Mopay nga agay yung matanan. Ako si Marlon Pumon, taga-Bliss Kalanipawan. Nananawagan na iyo sugad man ka ni Milagring na akong bugtulid to Manila ngay Jinit. Sugad man na akong anak ngay Tracy. Nak, ayaw ka baraka, kumplito kami. Imlula, nasalbar gihapon, makada kami niyan baya, kuhan kami baya Cebu. Kaya nakatiming kami ni pakapalitin tiket nga, nagpauta nga amon, naton libur ni Pia. Ay ka baraka bangin, niyan nato na kami Cebu, matawag na lang kami na imo. Damo nga salamat. Ako hi kurason andilyo magtabog nanana papapasabot ako anak bugto dito na Manila kan tami andilyo nga idoy adi kami hana thanks kad nga nasalbar kami ang bagyo adi jan ri ambot kun umabot ya na kay nabot ko nakasakayan military plane idoy nakinanglang kami yung bulig pagkaon yan mga bado. Salamat. Thank you. Bro, pwedeng manawagan ang koro. Alright. Yes, Pia, narito nga ako sa Tacloban Airport at maririnig natin na Pia ang napakaingay dito dahil nga dumating ngayon, ngayon lamang yung isang C-130 plane ng bansang Singapore at ito'y maghahati din ng tulong dito sa ating mga kababayan dito sa Tacloban City at makikita natin napakaraming mga kababayan natin ang narito sa paliparan ngayon dahil gusto nila sumakay ng commercial plane o ng C-130 plane ng Air Force upang makaalis dito ng Tacloban City patungo nga ng Cebu City na Maynila o ng iba pang destinasyon sa ating bansa. At Pia, napansin natin ano, busy-busy rin yung ating mga kababayan
at yung mga volunteers dito at yung mga sundalo at police sa paglilinis ng paliparan. At kanina nga nakita natin, naglagay na sila ng fence dito, no? Yung mga nasinang mga fence ay nilagay na nila dito sa airport para hindi na napapasok ng maraming tao yung loob, para magkaroon nga ng maayos na operasyon ang paliparan, dahil nga maraming dumarating na foreign aid, maraming dumarating ng mga volunteers at ipang mga kababayan natin na bumabalik din sa Tacloban upang maghatid ng tulong. Samantala, Pia, tuloy-tuloy nga yung ating panawagan dito sa Tacloban, Leyte. At sa katunayan nga, no, ilang mga kababayan natin ang mananawagan ngayon dahil hindi pa nila nakakausap yung kanilang mga kaanak sa loob nga ng ilang araw matapos manalasa ang bagyong si Yolanda noon pang araw ng Biyernes. Kaya naman sasamantalahin nila pagkakataon na ito upang sila ay manawagan. Simulan na natin yung ating panawagan. Manawagan na po kayo. Ako po si Eloisa. Gusto ko lang pong paalam sa mga kamag-anak po namin dyan sa Manila at sa ibang bansa. Ang Ortiz at Innocentes family ay okay. Naghihintay lang po kami ng masasakyan namin. It's either papunta pong Manila or Cebu. Marami pong salamat. Ako po si Winona Lugo from BNG Subdivision. Mami, kung nakikinig po kayo or mga aunties ko dyan sa Manila, please help us po kasi nahihirapan kami dito yung mga bata. No water, no food na po kami. Nangihina na po yung mga bata. So please, please, gawin po na paraan. Sana matulungan kami dito makaalis. Thank you. Doon nga di kami nanawagan na imo. Ay, kamo kabarata, kay mga buhi kami nga tanan didi. Nga di kami na airport Tacloban. Di kartong kami Manila. Pagkada kami, nagkukulang lang kami pang sakay di airport. Ay, kabaraga ka mo kay buhi kami nga tanan didi. Surya mo problema. Namang salamat. Kapag hindi po buong pangalan nyo? Yolando Kahiti po. Salamat po. Ga, okay kami dito ga. Nakaligtas kami lahat. Sila mama, sila papa, sila Edgar. Sundin mo na lang ako. Pwede na naman yung truck makapunta dito eh. Kasi may barge na naman eh. Hindi kami makalabas. Mahirap makalabas dito. Salamat po. Ako si Naida Grupo. Nananawagan ako kay Mark Grupo. Si Venus, okay lang kami dito. Si Papa, okay kaming lahat. Kahit mahirap pinagdaanan namin, okay pa rin kaming lahat. Nakaligtas kami. Chuarding, okay tanan kami ni Mamalita. Buhi kaming tanan. Ako'y Salumi. Te, ayudahin nalang Papa din hima. Upod ako kan ating nga to buhol. Kay waray na gudamong kinakaon. Walay pa kami relief grant to. Kakulo po, mabuta ko paras-paras pagpilat mo, guys. Pero walay nag-iap kami katagi. Salamat po, Alex Salomet. Nananawagan po ko kay Gisilagarto. Gisilagarto, huwag ka mag-alala. Buhay ho, irasupi na tanan. Ning, kung nakikinig ka, Ning. Buhay-buhayan po kami dito. Hakamayumayan. Ay, ano, Ricky, aya ka Channel 7, kung nakikinig ka, hintay-hintay mo lang kami kung makasakay kami dito sa C-130, hintay-hintay mo kami sa airport. Ako po si Teresita Galo. Ang pangalan niyo po? Teresita Galo. Nawagan po ako sa Laura Silvano po sa Ranking Country USA na Mami Dita Martin, tulungan po kami na, kasi na nasirang bahay namin, wash out lahat. Pati na yung simbahan na Church of Jesus Christ. Tulungan mo po kami sa Amerika. Mihiling po kami na bigyan mo po kami ng kunting suporta, pagkain at saka mga damit. Yun lang po, salamat. Ano pangalan niyo po? Laura Silvano sa Karamustan Awan, Leyte po. Uy, yung kakulo ay kagabiin na, no, binalita nga. Sabi nila, wala na tanawan, may tanawan pa. Ang problema na ng tanawan, wala yung makaon kasi walang tinda, may kwartahe nga dito, wala yung mapapalik kasi ano na, sold out na. Kaya mabuti dito sa amin, may pagkaon. Kasi wala ang rasyon dito, tanawan. Sige po, salamat po. Maraming salamat po sa inyo, mag-ingat po kayo. Yun yan, no, Pia, no, napakaraming nakaparindig palahibo ng mga
panawagan ng ating mga kababayan dahil nga ilang araw nilang hindi nakausap yung kanilang mga mahal sa buhay mula pa nung Biyernes. Karamihan sa kanila tumadaing nga na hindi pa nila sila nahatira ng tulong, kaya naman napakarami talaga na gusto nang umalis ng Tacloban City upang magsimula ng panibagong buhay, kundi man sa Maynila, sa ibang mga destinasyon o lugar dito sa ating bansa. Patuloy naman ang pagdating ng ating mga kababayan pulis dito. Nakikita naman natin na marami rin augmentation dito at yung city proper at yung mga main road ay nakikita natin na maraming mga pulis na nakadeploy mula sa NCRPO, mula sa Calabarzon, sa iba pang mga rehiyon na sa Mindanao dito sa Visayas na hindi naapektuhan ng bagyo. Pero ang pinapangamba ng ating mga kababayan, yung mga nasa loobang barangay ay hindi raw napupuntahan ng mga pulis, kaya yan ang panawagan nila na sana ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga pulis upang ma-prevent yung looting at yung pagkakaroon ng karahasan, dahil nga yung mga kababayan natin ay masakit ang kanilang kalooban matapos yung bagyo at malakas na storm surge, ay wala pa silang makain. Kaya naman napakarami ng ating mga kababayan ang humihiling ng karagdagang tulong, tubig, medisina at pagkain. Yan ang kailangan nila, lalong-lalo na yung ganito eat food, dahil wala na halos na mga gamit itong ating mga kababayan upang makapagluto pa sila ng kanilang pagkain at iba pang mauulam dito sa kanilang mga tahanan. So Pia, yan muna ang latest mula rito sa Tacloban City. Magbabalik tayo kapag mayroon pang mahalagang mga report mula dito sa ating kinaroroon ng Pia.
may smooth.